Basta batas. Basta batas. Basta batas. Eh, good evening mga lodi. Pakitanong kay Attorney Edward kung legal ba na magkaroon ng dalawang general manager ang ito Beneco is Benguet Electric Cooperative. Mm-hmm. Pero mabagit ko lang Attorney Edward, ongoing kasi ang investigation nito at mga ano dito na sa pag-appoint ng general manager at iba yung gusto ng board of directors dito sa Beneco. Okay. So ganito yan ano, etong Beneco, is this a private corporation ba? O cooperative? It's a member cooperative ito, yung electric cooperative ng Benguet. Okay. So kung ito isang kooperatiba, meron tayong cooperative loan, no? Kadalasan ang mga hinihirang naman dito ng mga opisyales ay nakadepende doon sa board. Di ba? So kapag nag-decision ang board na sinasabi nila na maging dalawa ang general managers, ay okay naman. Kaya lang ang problema lang dito, bagamat hindi ko alam yung istorya, it wouldn't make sense, hindi ba? Kasi mahirap naman na dalawang tao pareho yung functions. I would assume kaya nagkaroon ng issue yan eh. Kasi dalawa yung hinirang. But if that is the case, that is something which is within the authority of the board to decide upon. So ibig ko sabihin, i-exhaust nyo yung tinatawag na intracorporate remedy. So questionin nyo yung decision ng board, hayaan yung i-correct yan ng board, at pag hindi nila nagawa, that's the time we can only go to court para malaman kung sino ba sa dalawang general manager ang dapat maupo. Ngayon, tatanungin mo ako, bawal ba ito? Technically, hindi naman, kasi it is within the province of the board to decide upon. Kasi yung board ang nagde-decide, eh, di ba? Sa mga kumpanya, minsan nga, 10 ang assistant vice presidents. Yes. Di ba? Minsan, 10 yung mga executive secretaries. Kasi nga, depende yan sa laki ng korporasyon, depende sa pinangahawakan, at yung desisyon na magtalaga kung sino mga karampatang opisyal na maupo ay nadoon sa board. At ngayon, may tinatawag tayo na business judgment rule. Ano yung business judgment rule? Di ba? To a certain extent, hindi mo pwedeng questionin yung wisdom ng board. Di ba? Lalo naman kung yung kanilang ginawa ay hindi naman prejudicial sa inyong interest. But as I said, yung appointment ng mga opisyal, normally nakalodge yan sa otoridad ng board. Basta batas! Basta batas! Basta batas!